Pantay niyo, ipapatuloy niyo. One, two, three! Pasigyanyo, magandang araw. Pagkagaling sa Palatiw Bilog Health Center para sa inaugurasyon, ngayon ay nandito naman tayo sa kanilang main health center dito malapit sa kanilang barangay at isinasagawa ang inaugurasyon ng pangatlong health center ngayong araw na ito. Sa kanilang naramat ang anak at Espiritu Santo, sumay niyo ang Panginoon. Manahan ka, pinasipito sa Pilipanag at Silaya ang Sahin Center na ito at tumihiling na magpasmar sa iyo upang sa mga nito'y kanilang malama ang iyong pagkakbo, upang sa pagkas nito'y kanilang makamit ang iyong pagkakuyon, at upang sa balik nito'y kanilang makamitin ang pagpasok hanggang na ay sumapit sa ngayon ng tahanan sa maling mabisan sa lamas sa karangitan, hari namin na nabuhay, kasama na Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Ang banal na tubig na wang ito ay magpaalala ng mag-isa sa kamatay pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng Pinyan. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang alam mo, ama sa amin ang marian mo, sundi ang loob mo ni sa lupa para ang salang. Bigyan mo kami ngayon ang aming kanin sa arawan. Muli, pasigyan nyo, ito ay ang Palatiw Main Health Center. Kanina nang galing tayo doon sa isa nilang health center sa may Palatiw Bilog kung saan nagkaroon din ng inaugurasyon. Kasama pa rin dito si Congressman Roman Romulo, si Vice Mayor Dodo Chiversky at ang alkalde na si Vico Soto. Ang District 1 Councilors ay nandito din at ang ilang mga barangay officials katulad na nga ni Kagawad Cheche Tatko, Kagawad Al Cruz, Kagawad Chester Guevara at sa pangunguna ng kanilang kapitan na si Cap Bobot Guevara. Ngayon ay pinupuntahan ang bawat kwarto at binabasbasan ng officiating priest. Simula kanina umaga ay naging produktibo ang araw na ito para sa lokal na pamahalaan dahil na nga sa iba't ibang aktibidades na isinagawa nila kaugnay sa 100th day ng mga opisyales ng lungsod mula nang sila ay mahalal. Ngayon ay kasama ang Barangay Health Office staff na pinapakita kay Mayor Vico Soto at sa ibang opisyales kung para saan nga ang bawat kwarto. Bago magsimula ang programa kanina ay nagbigay nga ng mensahe ang ilan mula sa Barangay Health Office. Kanilang ipinarating ang kanilang pasasalamat dahil nga ito ay magiging pakinabang para sa mga Palatiwenyo. Thank you.
Sa kasalukuyan ay magbabahagi na ng mensahe ang mga opisyales ng lungsod. Ngayon ay ang magsasalita ay si Congressman Roman Romulo. Magandang hapon po sa ating lahat. Alam ko marami sa atin ang nakasama kanina umaga pa yung iba sa atin kanina lang ano nung hapon, pero again po no, hindi naman po tayo mapapagod na laging banggitin po unang-una no, congratulations sa ating City Council sa pamumuno ni Vice Mayor Dodot Jaworski, sa lahat po ng ating mga konsehal sa 100th day po nila. Congratulations po. At siguro po no, kasi sinasabi ko na po kanina pa, ang totoo po, kulang lang talaga yung araw na ito para sa lahat na may iba-ibang proyekto na dapat naman talaga ay malaman ng taong bayan. Kasi salapi naman talaga ng tao ang ginagastos ng ating gobyerno. Pero sabi nga po sa akin, ay nararamdaman naman po ng tao yung mga ginagawa. Halimbawa po, yung no balance billing, sana po huwag natin makalimutan yon sa PCGH at sa Child's Home. Pangalawa po, yung social pension, ongoing na po yun. 70,000 plus na po ang nabibiyayaan po ng programang yun. Sa December po, hopefully, mas marami pang 65 years and above ang mabigyan ng biyaya dahil sa programa na ginagawa ni Mayor Vico, ni Vice Dodot at ang buong City Council natin. Siguro gusto ko na rin mabanggit, dahil nabanggit ko na sa kanina ano yung pinanggalingan natin. Yung dialysis center na isa sa pinakamalaki sa buong Pilipinas. Ang kulang na lang po doon, kompleto na po lahat. Ang kulang na lang po doon, yung kahuli-huli ang parang final inspection ng DOH. Ready na po yun, hopefully. Hindi matapos yung next month ay pwede na pong magamit yun dahil ang dami pong matutulungan yun. Siguro yung City Health Office nga po natin talagang inaabangan na na Dr. Panaligan na maupisahan na po yun dahil maraming matutulungan yan. Madidi-congest yung CHAMP, madidi-congest yung mga hospital natin dahil almost 80 machines ang maseservisyon po nun. Dr. Chona, nandito ka na rin lang. Eh siguro, maganda na rin para tapatan nito sa atin lahat. Kasi sinabi na rin kanina kay Dr. Mark Hill. Alam na po natin na may gamot na pong binibigay ang city sa bawat health center natin. Siguraduhin po natin talagang matatanggap po ninyo. Pag may hindi dumating po o may kulang sa doon nakasulat, puntahan nyo agad si Mayor Vico, si Vice Dodot. Magsabihin nyo bakit ganun na nangyari. Pero dapat hindi na maubusan ng gamot. Dahil sabi nga sa akin kanina ni kausap ko kanina si Jerome, sabi nga sa akin ang dami na raw po na gamot talaga, kaya sinisigurado natin dapat hindi na tayo kapusin. Kaya dapat Dr. Chona, i-demand mo yun sa City Hall na dapat hindi ka kapusin dito ng mga gamot na binibigay. Again po ano, sa lahat po ng kasama natin, yung mga nanonood rin po sa Facebook, sa mga Facebook live, again po, no, nakita po natin yung 100 days na ito naging very productive, lalong-lalo na sa City Council natin. Alam po, nabanggit na lahat ng City Councilors na dito. Nakita ko si Volta, nakita ko si Pau Santiago, nakita ko si Pau, nandito si Pau, yun yung social pension po natin. Nakita ko po, syempre, si Simon, nakita ko rin po kanina. Nakita ko rin po si Kiko, ayan, right in front, si Kiko, nakita ko na po kanina. At syempre po, yung ating chairperson ng Committee on Health na talaga po nagtatrabaho para dito sa mga gamot na dapat ay meron ng ating mga health center. Konsehal Eric Gonzalez. Birthday lang po ni Konsehal Eric kahapon, pero alam natin na hindi naman natin siya kailangan singilin ng libre dahil sa trabaho binibigay niya. Hindi, importante talaga yung trabaho binibigay ni Konsehal Eric. Importante may gamot yung City Health Offices natin. Importante yung PCGH, Child's Home, pangangailangan nila Dr. Panaliga, natutulungan niyo sila Mayor Vigo. Kaya congratulations, Chair Eric.
Again po, hindi ko na huahabaan dahil marami pa hong gagawin. Actually, this week po, sa totoo, ang dami pa hong programa na i-inaugurate sila Mayor Vico, si Vice Dodot. Eh ngayon, sabi ko nga, bakit may Sabado? Hindi raw aabutin ng Sunday, ng Monday to Sunday, kaya na araw-araw. Kaya hindi ko na huahabaan, pero again, ano, talagang magpasa, talagang gusto ko rin, hindi naman dahil sa kasama natin, pero talaga naman, aminin natin, kung hindi dahil sa leadership ni Mayor Vico, hindi mangyayari itong mga binabanggit natin. Hindi naman po ito. Kaya siguro talaga, let's give credit where credit is needed. Kaya Mayor Vico, congratulations. Alam ko, sawa ka na sa mga nakong-congratulate sa'yo, pero talagang maganda yung nangyayari sa lansad ng Pasig. Kaya pagpatuloy lang po natin muli yan. Again, mabuhay po ang Barangay Palatiw sa pangungunin Kapitan Bobot. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayun, maraming salamat po, Congressman Romulong. Bigyan po natin siya ng palakpakan. Susunod naman pong magsasalita si Vice Mayor Dodot Jaworski. Pakinggan po natin siya. Magandang hapon po sa ating lahat. Siyempre, patayin po natin ang ating buding good afternoon there. Good afternoon po sa ating Congressman Roman Romulo. Ang members po ng City Council, nandyan po, ako ay proud na makasama itong mga masisipag ninyong mga konsehal. Nandyan po, majority local leader natin na si Volta, Mark Hill. Volta de los Santos, palapakan po natin. Councilor Kiko Rustia. Councilor Pao Santiago. Councilor, sobrang kapil na. Committee on Health Chairman natin, of course, Councilor Eric Gonzalez. Meron pa bang kulang dito? Of course, si Councilor Simon Tantoco. Yan po ang inyong mga First District Councilors. Wala kulang lang ang isa. Pero ako naman po, kailangan kong banggitin. Kahit na hindi po 100% yung giting ng Pasig na pumasok noon, 100% naman po sila ngayon nakikisama tungo sa pag-alo o pagdalos ng bagong pag-asa sa ating lungsod. So, tumutulong po lahat dahil ang direksyon po natin talaga itungo sa isang pagbabago. Naumpisa naman talaga ng ating butihing mayor. Katulad po itong health center natin na nandito ngayon. Ito ang pangalawang health center na ribbon cutting namin sa araw na ito dito sa Barangay Palatiw. Kaya patuloy po ito na pagdating sa public service, wala akong halong politika. Kapitan Bobot Guevara, alam niyo yan, kahit pagkatapos ng eleksyon, 100% tuloy-tuloy ang servisyo natin para sa taong bayan. So kay Bobot, sa inyong Barangay Council, salamat po. Ang ating masisipag po ng mga department heads ng City Hall, nandito silang lahat. Palakpakan po natin sila. So again, hindi ko na po pahabahan ng aking pananalita, but itong 100 days po namin ngayon na kasama po namin kayo, ano lang po ito, patibay lang po na lahat po tayo handang magtrabaho para sa lungsod ng Pasig, handang magtrabaho para sa tuloy-tuloy na pagunlad ng bawat buhay ng bago sa Pasigeti. Magandang-magandang hapon po. Maraming salamat po, Vice Mayor. And lastly, ang pinakahihintay po natin lahat, ang ating pinakamamahal na City Mayor, Mayor Vico Soto. Magandang-magandang hapon po sa ating lahat. Ang saya po, no, dahil natapos na po ang ating renovations dito sa ating health center. Siguro ang pinaka-importanting bahagi ng pagpapaayos po natin ng health center na to ay yung sa TV dots po natin. Ano, tama po ba, Dr. Jonah? Yan po yung napaka-importante na hiwalay yung entrance o yung window para sa ating mga TB patients. Gaya po ng alam ng ating mga health center staff at ng ating City Health Department staff, isa sa mga bagay kung saan tayo nahirapan ng pandemya ay yung treatment and yung paghahanap dun sa mga kaso natin ng TB. Kasi marami sa kanila umuwi ng probinsya, yung iba hindi makapunta ng center dahil sa pandemya. Yung iba, hindi lang talaga, hindi natin alam, hindi natin mahanap eh. Kaya bumaba yung treatment rate natin ng TB sa gitna ng pandemya, lalo na nung mga ECQ na dinaanan natin. Kaya ngayong medyo lumuluwag na yung mga restriction, na isa po sa mga tinututukan talaga natin ay ating mga TB patients.
At meron din po tayong mga panukala sa tulong po ng ating chairman ng Committee on Health na si Konsehal Eric. Meron tayong mga panukala para mapataas yung testing rate natin. Pati sa mga toda po natin, gusto po nating mataasan yung ito kasi natatakot eh. Yan ang problema sa TB. Marami sa kanila natatakot baka mag-positive. Pero sa totoo, dapat nga kung positive na, mas magandang malaman mo na habang hindi pa ganun kalala. Mas mabuti nang mapatreat kasi libre naman yung treatment sa mga health center natin para sa TB. Kasi yung iba talagang kinakabahan. Naintindihan naman natin pero siguro kailangan pa natin yung information education campaign. Kasi pagdating dun sa treatment needs mo, yung mga PHA natin, yung mga PHW natin, talagang sinusuit net, pumupunta po sila sa baba. Yung TB task force natin, talagang very proactive yan, ano? Pero kailangan baka ano pa, may kulang pa tayo, may idagdag pa tayong ordinansa o legislation para mapatibay po ito gaya ng pag-require sa iba ng mag-test ng TB. Ngayon, wala naman gastos, libre naman ito. So, kung hindi magpa-test, yun nga po, dun lumalaki yung gastos, dun nagkaka-problema, dun natidisgrasya ang marami. No? Kaya nabanggit ko lang po sa TV kasi yan po yung isa sa talagang kailangan natin tutukan ngayong 2022 hanggang sa susunod na mga taon po. Pero ngayon naman po ay araw ng pasasalamat. Una po dahil 100 days, ika-100 days po natin ngayon sa bagong termino. Kami naman ni Kongroman, second term po namin, na so bale 465th day na po namin ito. Kita naman natin paano magtrabaho si Congressman Roman, ano? Lalo na bilang ating representante sa mababang kapulungan po ng ating Kongreso. Lahat ng mga batas na naipasa niya, yung mga batas patungkol sa edukasyon, talagang ang dami. Pati tayo dito sa, lalo na tayo sa Pasig, naikinabang po tayo sa mga batas na sinusulong niya sa Kongreso. Pero ang mga bago po nating kasama, na kaka 100 day po ngayon, ika isang daang araw po nila sa serbisyo, ang ating 11th, ang ating panglabing isang sanggunian panglungsod, 11th City Council, sa panguna po ni Vice Mayor Dodot, na nakita natin na kahit 100 days pa lang sila, marami na silang na-achieve. Marami na po silang nagawa. Talagang nagtatrabaho. Talagang ngayon lang ako nakita ng konseho na kasing sipag po nila. Yan naman po ang totoo. Kaya Vice Dodot, maraming salamat. 100 days pa lang, pero ang dami nyo na ang nagawa. No? Mga ordinansa, resolusyon, at yung iba na sa committee level pa lang, pero nakakatuwa po na nakikita natin ang mga konsehal natin. Di ko nababanggitin ng isa-isa kasi nabanggit na rin naman po yung mga pangalan nila kanina. Siyempre sa ating barangay, na napaka-supportive sa mga programa ng ating pamahalaang lungsod. Sina Cap Bobot, salamat po sa suporta, Cap, sa mga programa, sa mga barangay councilor, sa mga staff po ninyo. Maraming salamat po. Pati yung mga nasa upper box po natin, gusto kayo dyan. Pero siyempre, pagdating sa serbisyong pangkalusugan, ang nangunguna po lagi dyan ay ang ating City Health Department. Malinaw na malinaw po ang direksyon natin bilang isang lungsod. Ang gusto po natin, universal healthcare. Meron batas sa nasyonal, pero malaki po ang papel ng lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng serbisyong pangkalahatan. At importante rin po yung ospital. Magagaling din po yung mga staff natin sa ospital, pero pag sinabi nating UHC, sa totoo, ang pinaka-importante rito ay ang ating mga primary or preventive healthcare. Primary healthcare centers, yan po ang pinaka-importante. Yan po ang laging pinapaalala sa atin ni Nurse Weng at Nurse Raquel na dapat malakas ang primary healthcare centers natin. Kailangan na kumpleto yung serbisyo natin dito at accessible. Dapat pagpasok nila sa center, komportable ng mamamayan natin. Dapat dagdagan pa natin yung bilang ng mga staff natin, lahat ng mga natin. Sabi ko nga sa ating City Health Department, hanapan nyo lang ako. May mga lugar kasi, panari dito sa compound ng barangay hall natin. Sa totoo, di ba, Kapobot, medyo hulang tayo sa space eh. Sa Pasig, talagang built up na po. Kasama natin ang planning office natin. Built up na po tayo, 95% ng lupain sa Pasig, may nakatayo ng mga building.
pero hanapan nyo lang po ako ng espasyo. Hanapan nyo lang ako ng sapat na espasyo gaya nung nahanap natin sa Barangay Pineda. Bibilihin ng gobyerno yan at sa susunod na taon, papatayuan po natin ng health center yan. Kailangan lang natin ng land area, kailangan lang natin ng space. At sigurado naman po tayo na buo ang suporta ng ating city council at pati ng ating congressman at ating mga barangay para po rito. Pasalamatan ko lang din po ang ating engineering department, of course ang ating, inuulit ko, yung ating city health department, kay Doc Allen, ay Dr. Panalika, Sir Doc Allen. Maraming salamat. Si Doc P, alam mo, tahimik lang yan, pero napakahusay po niyan. At nung nakaraan nga po, nag-present po siya sa akin ng milestones o ng ating progress report sa universal healthcare. Pag tiningnan niyo po yung report na yun, sa totoo, nakakalula po. Ano? Kasi hindi lang yan basta 10 o 20 criteria. Nasa ilang libong criteria po yan na iniisa-isa po natin, iniisa-isa ni na Doc P. Kaya Doc P, maraming salamat sa pakikipagtulungan natin lahat, sigurado po na dire-diretso tayo tungo sa universal healthcare. Maraming salamat. Congratulations sa atin. Maraming salamat po, Mayor. Bilang pagkatapos po ng ating programa, muli po mula sa aming lahat na bumubuo ng Palatiw Health Center, ay puso po nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga bisita at sa lahat po ng dumalo. Maraming salamat po at magandang hapon po sa atin. Pasigyan nyo, magandang araw. Ito ang huling aktibidad ngayong araw na ito para sa 100th day ng mga opisyales ng 11 sangguniang panglungsod. Simula kaninang umaga, iba't ibang programa ang isinagawa. Atin na rin narinig ang ilang mga mensahe ng kongresista, ng alkalde at ng vice-alkalde simula kaninang umaga hanggang ngayon. Binanggit din nila ang ilan sa mga napagtagumpayan ng mga opisyales ng lokal ng pamahalaan para sa mga Pasigyanyo. At ngayon ay susubukan lang natin, antayin lang natin na magkaroon ng pagkakataon na makapanayamang alkalde kaugnay sa mga isinagawa ngayong araw na ito. Yes. It's been a productive day for the local government. Ano po ba ang iba pang maaasahan sa inyo dahil napakarami na po nagawa? Basta tuloy-tuloy lang tayo, lahat ng sektor. Actually, itong araw na ito, limitado lang naman yung activities natin. Hindi rin naman tayo mahilig sa malalaking ano talaga, no, celebration or whatever. Pero kulang yung oras para pag-usapan lahat ng nangyayari sa lungsod natin. So sana matuloy tayong magtulungan para sa ikauunlad ng ating ano. At nakikita naman natin talaga ang daming progreso. 3 health centers na bagong renovate. Yung mga pangangailangan, gaya nung sa TV dots, inayos po natin para mas maging maganda, mas akma dun sa ano yung mga kailangan po. Tungo lahat to sa universal healthcare. Yung mga iba, susunod na natin siguro pag-usapan kasi masyadong marami po para i-discuss lahat ngayon. Maraming salamat po rin sa inyo sa pagsama ngayong araw na ito. Okay, thank you. Thank you, Mayor. At yan nga ang naging bahayag naman sa atin ni Mayor Vico Soto. Ngayon naman kasama natin si Vice Mayor Dodo Chores. Well, yung Thursday, nagbigay po ako ng report, no, na I took the podium po nung Huwebes at sinabi ko nga yung achievements natin. Sa dami-dami ng mga ordinansa at resolution natin, ang mga proud tayo na achievement natin. Ng number one, yung anti-Apple ordinance nga, kung saan pinagbabawal yung paggamit ng politiko sa programa, proyekto, basta pera ng gobyerno, kailangan yan. Project of the City of Pasig, dahil pera ng taong bayan yan, number one. Number two, inuna po rin natin yung pagbayad dun sa mga dekada ng dumaan na panahon na hindi po nabibigyan ng kabayaran yung mga kinuha o kinamkam na lupa ng pamahalaan para sa public use. Ibig po sabihin to, inuna natin yung just compensation kasi
nagkakamatayan na po yung mga original na may-ari ng lupa hanggang sa nawala na sila sa mundo, hindi na nila napakinabangan yung pagbayad sana ng kanilang mga lupain. So ngayon, iniisa-isa namin yan at napakarami na ho, nasa 44 plus million na po ang nabayaran natin. Aside from that, nabigyan din po natin ng ating city mayor ng pondo para bumili ng lupain sa iba't ibang lugar ng ating lungsod para po sa programa ng housing, programa ng mga school building, programa ng pagtatayo ng mga multipurpose halls in the amount of billions of pesos. Yung supplemental budget na pinasa po namin, umabot po ng 4.7 billion pesos. To name a few, aside from that, may mga programa rin po tayo na nagbibigay suporta sa sports, mga atletang Pasigenyo, at napakarami pang iba. So kami naman po, tuloy-tuloy lang na nagtsatsaga, nagtatrabaho dun sa pangako namin sa taong bayan ng Pasig na talagang lahat gagawin po natin para yung biyaya ng ating lungsod maibaba natin diretso sa tao. Ano po yung dapat asahan sa inyo ng mga Pasigenyo sa mga susunod pa? Ako kasi nakita ko number one na problema talaga yung healthcare issue na sinasabi nga ni Mayor Vico. Tinutulak po natin yung universal healthcare, hindi pa siya perfect. So ang ginagawa po natin ngayon, yung pondo kasi pag upuunan natin sa city council, meron tayo nakita na may konting pondo na gagamitin sana sa ibang mga proyekto na hindi masyadong maganda para sa tao. So pinigilan po natin yun, nabawi po natin yung pera at ginamit po natin ngayon, binaba natin diretso sa Social Welfare Assistance Center natin kung saan umabot ng up to 79 million pesos na hindi dadaan sa kamay ng politiko. Yan po ay diretsong pupunta sa mga may nangangailangan, lalong-lalo na yung mahihirap. Basta may requirements lang na kailangan, may certificate of indigency, meron kayong medical records na kailangan bigay. At makakakuha ko yun ng tulong diretso po sa ating pamahalaan. Walang bahid politika. Maraming salamat. Thank you. Thank you. God bless. Happy weekend. At yan nga si Vice Mayor Dodo Jaworski. Atin din siyang nakapanayam dito sa iNews Pasig kahapon o nung isang araw. At hiningan natin siya ng update o detalye kaugnay nga sa mga nagawa ng sangguniang panglungsod sa kanilang first 100 days. At ngayon susubukan din natin makapanayam ang Chair for Health na si Consi Eric Gonzalez na magsa-celebrate ng kanyang birthday bukas. Yun o, oo. Thank you very much. iNews Pasig, magandang hapon. Thank you for covering us, no, this 100 days namin. Me being the chairperson on health, happy ako, no, sa ngayong araw na to. Bale, apat na kaganapan yung aming witness. Kanina, nag-turn over kami ng magagandang mga health aids para sa mga barangay natin at sa mga insurance sa ating mga NGOs, no, sa ating mga volunteers. Tapos tatlong health centers yung ating inaugurate, no. Talagang we're heading towards the direction of sabi nga ni Mayor Vico, our universal health care. Hindi man manggaling agad yung pondo from the national, pero we'll see to it na dito sa Pasig ini-implement na natin. Para sa kaalaman po ng lahat ng Pasigenyo, masaya po kaming iulat sa inyo na ang atin pong mga ospital ay libre na po. Meron po tayong no or zero balance billing po diyan sa ating mga ospital. At hindi lang po ito, no, yung misconception po natin para lang po sa mga PhilHealth members. Kung hindi ka po PhilHealth members, talaga yung mga mahirap nating kababayan, hindi walang PhilHealth, automatic po yung health worker natin doon, ibabayad kayo or i-enroll kayo sa PhilHealth para po ma-avail nyo yung zero balance billing. Kaya natutuwa tayo, no? Inalis na natin yung dating mga may yellow card, may blue card, may kung ano-anong kulay ng card. Kasi sa paningin natin, paningin ni Mayor Vico, magiging selective ito eh. Kung sino lang yung malalakas, o kung sino yung ano sa mga nakaupo, sila yung nagkakaroon. This time, wala na pong limit. Basta Pasigenyo na nangangailangan ng tulong medikal, particular sa ating mga ospital, libre na po. No? At marami pa po kaming measures na ginagawa. Sa amin po sa City Council, marami kang pinapasa mga resolutions na makakatulong talaga para mabigay natin yung best possible health service, health care sa ating mga kapwa Pasigenyo. Asahan niyo po kami po sa 11th Council na inyong niluklok sa pwesto, no, ay patuloy po na nagtatrabaho, nagsisikap po
para po ma-perfect na natin, no? Mabigay natin yung magandang serbisyo, lalo na sa mga kababayan natin na nahirap sa buhay na tapos may sakit pa, no? Tatuloy po, binanggit na kanina ni Congressman Roman Romulo, tayo po yung magiging nagkakaroon ng pinakamalaking dialysis center sa buong Pilipinas, no? Almost 80 dialysis center sa isang center lang po ito. Kaya marami pong matutulungan ito, marami pong magbe-beneficyo nito, particular yung mga nagtrapa-dialysis nating mga kababayan. Kaya asahan nyo po, no? Patuloy tayo na i-improve natin yung healthcare program natin, healthcare services, at sisimulan natin sa mga health centers, no? Yung dati na may discrimination, dati na may pinipili, may ganun, wala na po ngayon yun, no? Sa health centers pa lang, pinapakita natin na fair tayo sa lahat. At asahan nyo po, nagka-delay po yung dati nilang procurement sa mga gamot ng mga kababayan. Simula na po, last week, nandiyan na po yung pinrocure natin ng mga medicines sa ating mga health center. Hopefully, lahat ng pangangailangan matugunan na natin. So muli po, salamat po sa patuloy ninyo na pagsuporta, pagtulong sa amin. Saan nyo naman po, tinutumbasan namin ito ng sipag namin. Salamat po. Maraming salamat po, MC. Happy birthday again. Thank you. At yun nga po, si Konsehal Eric Gonzalez, ang chairman ng health dito sa lungsod ng Pasig. Kanyang binahagi o sinummarize na lahat na naging mensahe ng kongresista, ng vice mayor at ng alkalde. Ang mga nasagawa sa isang daang araw nila pagsiservisyo dito sa lungsod ng Pasig. Mula dito sa Barangay Hall ng Palatiw, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.